You're now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Hindi nga lingid sa karamihan at sa kaalaman ng marami na si Kris Aquino ay dumaraan sa matinding pagsubok ng kanyang health condition. Ito'y matapos ng maalaman na may sakit ito na hindi nga ma-diagnose. Marami na nga ang nagsabi na sobra na nga pahirap ito ay Kris Aquino, especially sa kanyang mga anak. At talaga namang buti na nga lang daw si Kris Aquino ay may pera. Dahil kung hindi, eh talaga namang hindi ito matitignan ng mga specialist dahil, well, kailangan talaga ng pera para ikaw ay mapaglingkuran ng maayos, especially ang mga mamahaling ospital. Dito nga lamang ay tila nagkaroon nga daw ng premonition itong si Angel Locsin. Matapos nga nasabihin ito na hindi pa siya ready na ma-let go si Kris Aquino. Hindi nga nagpo-post si Kris Aquino sa kanyang Instagram at ang last post ito ay ang pagpunta pa sa Tarlac sa naging rally ni Bibi Lenny doon kasamang dalawang anak. Samantala, narito naman ang naging komento ni Kris Aquino or message niya sa kaibigang si Angel Locsin. Narito ang naging say or komento ni Kris Aquino sa Instagram ni Angel Locsin. Jel, ikaw kasi, last night sinabi mo na sana hindi ka pa makatuloy ate. I said, Jel, please don't be mean. You know, kailangan na talaga. Then you said, sorry ate, selfish ako, di pa ako ready mag-let go. Grabe, your gift of, I don't know if premonition or pang-awat. True enough, nasa airport na si Kuya Josh, Bim, and Rochelle. My doctors didn't clear me to travel 140 over 92 waking BP to 136 over 93 pa rin until now. Hindi ko kakayanin yung long-haul flight. Nag-asthma attack last night, more than 6 weeks of chronic sinusitis na lang. Sobra-sobra ang pagkabilib at paglab ko sa'yo, but please, makakandalaw ka naman, diba? Ayon kay Kris Aquino, paalis na sila ng mga anak pero hindi nga ito natuloy at parang natupad nga daw ang sinabi ni Angel Locsin. Pinakiusapan niya din ang actress na dalawin siya doon. Narito naman ang response ni Angel. Say ni Angel, OMG ate, sorry, nandito pa ako sa Cebu ate, visit kita agad. Say ni Kris, sorry Jel, the last part na press while group reading after the sinusitis, thank God and praise our Creator, my sons and I love you. And as I have said, I could never ask more from a friend. The younger sister I've never had, but now I treasure because you inspire me to better and you've taught me that quietly helping feels wonderful because it creates a very special bond. Please naman Jel, nakalibok na for May 5, I badly need to go to Houston already. Ayon kay Kris Aquino, May 5 na nga ang next flight niya at sana bago mag May 5 ay madalaw siya ng kaibigang si Angel. Makikita nga ang photo nila na kung saan ay nandun si Angel Locsin at makikita rin ang sobrang bagsak ng katawan ni Kris Aquino. Anyway, yan ang ating Showbiz Love update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Love.